Hindi ko alam kung gray area itong sabihin natin ang social media po, no? Lalong-lalo na sa mga influencers. Ooh. Eh ganun ho ba? Kailangan din ho ba mag-submit kunyari itong mga kunyari, I'm sure na hina-hire kunyari ang mga influencers na ito para suportahan po yung isang kandidato. Tama ka, Lord. Okay. Parang gray area 'yon kasi yung actual na nangyayari eh medyo malabo, pero pag yung sa example mo na hinire at in-engage yung influencer para ikampanya siya, yun tunay na may bayad yon, so dapat nagre-report yon. Pero sa totoong karanasan, meron bang umaamin na binayaran yung influencer para maging obligado siyang mag-report, no? So yun yung isang issue. Pwedeng palabasin na yung influencer ay hindi bahagi ng kampanya, kundi ito ay sarili niyang pagpapahayag ng kanyang preference sa kung sino ang dapat iboto. At may mga siguro opinion na rin gawa ng Supreme Court decision doon sa Diocese of Bacolod na kung hindi siya bahagi ng kampanya at nagpahayag ang isang mamamayan independent of the campaign, eh hindi tinatawag, hindi sinasama as a partisan political activity yon, na kung hindi siya partisan political activity, hindi siya pangangampanya. Kung hindi siya pangangampanya, eh walang gastos na maaaring isama doon sa pag-report. So yun yung parang sa iba ang tawag nila doon, loophole. Pero pag inobliga mo, baka sabihing violation of free speech yon. Pero ang assumption doon, hindi bahagi sa campaign organization nung kandidato yung nagpahayag.